Hi guys, we're here now in Superstore. Ayan. So mamimili tayo ngayon. Samahan niyo ako. Mali pa yung napasukan mo. Sobrang lamig guys. Kaso sunny yung panahon pero ang lamig ng ano niya, windshield. Tomato, ice cream, 7. So hindi masyadong matao ngayon here in Superstore. Actually hindi kami lagi namimili dito kasi malayo kami dito. Medyo malayo, tama. Eggplant na yan ay $2.99. Ang avocado ay $5.20. Pero meron siyang laman na 6 pieces. Merong upo dito guys sa Superstore, $1.99. Ayan, $1.99. $2.99. Dati $1.99 lang yan. Oh no! Dati, yung Indomie dati $2.49. Ayan, $3.49 na. Spinach bun, tapos ganito lang siya kaliit. Ang liit na, ano ba nangyayari? Dalawa na lang bilhin ko. Na 99 cents. Hindi pa rin nagbago yung pa rin yun. Cantaloupe is $4.99. Then watermelon. Ay, nakuha ko na yan. $2.99 naman yung $2.49. $2.29 tong yellow. Yung red ay $2.49. Tayo ng meat guys kasi tignan natin yung sale. Normally kasi sa Asian store kami namimili ng mga meat eh, kasi mas mura. Chicken, how much to? 38.70 kasi dalawa siya. This one 21.35, mahal. Beef, mahal talaga to guys kasi beef yan eh. Yung pang steak nila nasa 38.80, eto ito naman 37 mga beef. Ayan. So yung meat nila, ayan, 12.87. yung pork shoulder 12.87. ito naman ay 14.34. ayan, 6.40 ito kasi konti lang. Sorry, $4.49 pala yung ganisa. Ito, oh. $4.49. Ito yung tusino naman ay $5.29 ang presyo. Sa international food section ng Canada, I mean, tawag dito, Superstore. $1 ang mega sardines. Dati yung cents lang to. Corned beef, $4.49. Sabi ko sa inyo. 18.1 kilos ay $42.99 ang price. Dati nasa $32 lang yan. Ito yung 8 kilos naman, $21.99. Brown rice, $6.99. Ayun guys, hindi na ako nag-film nung nagbayad ako kasi ang daming tao. Tsaka, kasi ako lang mag-isa, may pasok si Jeff.
So ayun nga guys, talagang ang mahal talaga ng bilihin ngayon na napakita ko naman sa inyo. Nalumo ako sa spinach guys kasi dati yung bunch ng spinach, marami na yung makapal yung ano yung quantity ng spinach and then ang price lang niya before ay nasa 149 or 199 something. Ngayon 249 na or 299. Grabe. As in talaga, ang mahal na talaga ng bilihin as in. Kaya pag ganito guys, hindi talaga kami dito namimili sa superstore kasi malayo nga kami dito. Kasi ito nasa ano siya, nasa pinakagitna siya. So kami nasa ano pa kami, malayo pa kami. Tapos ang namimili kami ng ano ng normally sa Walmart na lang kasi same lang din ng price eh. Tapos ano sa Asian store dito. Yung may malapit na Asian store dito, doon kami namimili. Kasi talaga parehas lang din yung price and sometimes yung gusto mong ingredients, wala din dito sa superstore. Ang kagandahan lang din sa superstore kasi, pag may mga deals, ganyan, yan, dito kayo mamili. Tapos, mag-download kayo ng Optimum Card. Kasi, pag nakabili kayo ng item na equivalent sa point, point na yun guys, yung point cards ng ano Optimum, pwede mo magamit sa, tawag ito, Shoppers, and then sa, dito nga sa, superstore, yan. Tapos, yung every points na yon pag naka-accumulate mo, may equivalent siya na dollar, Canadian dollar, na pwede mong ibili dun nga sa store na nasabi ko kanina, sa Shoppers, tsaka sa Canadian store. Tapos, guys, mag-download kayo ng Flip. Flip, guys, kasi para makita nyo, beforehand, kung ano yung mga sale na pwede nyo bilhin. Kasi normally, ang inaabangan ko dyan talaga bigas. Kasi mahal nga ng bigas, guys. Diba, nakapakita ko sa inyo, $42. Dati, $32 lang yung, ano nyan, yung regular price. Tapos, nagsisale siya ng $24.99. So, ngayon, ang regular price na niya, $42.99, diba? So, ayun, guys. Yung mga tips namin na ginagawa namin dito eh, sineshare namin sa inyo. And ano, and kayo, kung bago kayo dito na bago lang kayo sa Canada or bago lang kayo, yun nga, bago kayo sa Canada, number one rule guys, huwag kayong mag-convert ng pera. I mean, ng currency. Kasi, syempre, ang earnings natin dito ay Canadian dollars and then, syempre, dito tayo namumuhay, dito tayo nakatira. So, syempre, ang in-spend din natin ay Canadian dollars din. Pero pag kinonvert mo, malulumo ka lang. Kaya wag na. Wag mo nang sakta ng sarili mo kasi talagang ganun. Kasi, ganun kasi ang ano eh, ang parang perception ng ibang tao pag nasa Canada ka. Porque nasa Canada ka, pag ano, ayun, malaki na kagad yung kita mo. Syempre, yung living, cost of living expenses din kasi dito, mahal din talaga. Compare sa ibang country. To be honest, guys, yun. Real talk na lang, konting real talk. Guys, may binili ako na tawag dito na ingredients wala sa superstore. Kaya pumunta pa ako sa Asian store. Oh, wait lang, punahin ko na si tatay. Meron palang paano. Ayan, medyo madulas ang daan guys. Kasi nga, sobra yung lamig ngayon sa amin. Negative 22. Tapos yung kalsada ay puro yelo na. Yun. Yun din. Payo na rin din sa mga bago dito sa Canada. Even here in Saskatchewan. Mag-vitamins kayo guys. Bili kayo ng vitamins. Vitamin C, importante kasi nga uso ngayon ng ano, ang ubo sipon ngayong season kasi malamig. Kaya yun, payo na lang din sa mga bago here in Canada. May bago tayong subscribers. Nakalimutan ko yung name niya. Ang sabi niya, bago lang daw siya dito sa Saskatchewan. So kuya, ang payo ko sa'yo, mag ano ka, mag vitamins and then bundled up ang weather. Dahil mahirap magkasakit. Diba laging sinasabi, health is wealth. Uy, shocks. Yun. Yun ang mahirap pag lumidi ko tapos madulas ang daan. Ramdam na ramdam ko eh. Kaya mahirap. Alagaan ang sarili pag nandito sa Canada. Kasi walang ibang tutulong sa'yo, lalo na pag mag-isa ka lang, kundi ang sarili mo. Nung bago ko dito guys, thankful ako sa mga nakasama ko sa bahay kasi hi mudang nilulutuan nila ako ng
sinigang na nagkasakit ako, grabe. As in. Yan ang buhay, Canada. Kailangan alagaan ng sarili. Otherwise, kapag hindi mo inalagaan sa sarili mo, eh, magkakasakit ka, eh, hindi ka makapasok sa work. Nung dati kong work, guys, no work, no pay. Kasi nga, syempre, ano lang yun eh, parang ang tawag dito, yun nga, yung trabaho ko dati. Pag hindi ka pumasok, wala kang sahod. Kaya, ang ano mo dito, ang yaman mo dito, yung katawan mo, kailangan healthy ka lagi. Kasi, syempre, paano mo magagawa yung mga dapat mong gawin? Paano ka makapasok sa work kung hindi ka healthy, di ba? So, yun yung mapapayo ko sa inyo, guys. Mahirap ang buhay Canada talaga, sa totoo lang. Akala nung iba, pag nandito kayo sa Canada, ano, madali ang buhay. Sa una talaga, lalo na pa nag-start kayo, mahirap talaga ang buhay kasi nag-start pa lang kayo. Wala pa kayong, kumbaga, nasa adjusting periods kayo eh. Pero once na nakapag-adjust kayo, eh, madali na lang. And lahat naman ng bagay dito sa Canada pinaghihirapan. Hard work ba? Hindi mo naman kagad makukuha yung gusto mong, halimbawa, make an example sa career. Bago ko nakuha yung career na gusto ko, guys, nag-aral ako ulit. Bumalik ako sa school. Nakita nyo naman, di ba, yung post ko about sa graduation ko. Struggling ako nun, guys, kasi nag-work ako ng full-time, tapos nag-aaral ako ng full-time, tapos nag-OT pa ako kasi kailangan nga namin ng extra, di ba? Kumbaga, ang pinapoint ko dito, guys, madali ang buhay sa Canada basta nagsusumikap ka, nag-hard work ka, ganyan. Kasi in the end, kapag nag-hard work ka, meron yung ano eh, merong tawag dito, may success na equivalent yan dun sa pinagtatrabahuhan mo. Ayan. Yan ang buhay Canada, guys. Syempre, especially ako, laki ako sa hirap. Kaya lahat binavalue ko talaga. Aloka yung ano na. Bakit ba ako nandito? Katapat ko ba si? Oh guys, sige na. Malapit na ako sa ano, magdadrive na ako. Kailangan ko mag-focus dito. Baka may police. Bawal mag-ano eh. Mag-video-video habang nag-ano. Drive. Thank you guys sa mga bago naming subscribers. Ayan. See you next vlog. Bye!